Kumusta mga mag-aaral? Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa hilig ayon sa larangan at tuod. Napanood mo na ba ang pelikulang The Greatest Showman? Hindi ba ito ay may kaugnayan sa hilig o interes ng isang tao? Hilig sa pag-awit, pagsayaw, pag-acting, at iba pang kanilang ipinamalas sa itaas ng entablado, at sa kahuli-hulihan ay nagbibigay ito ng lubos na kasiyahan. Kaya ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Layunin, inaasahang may papamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa. Una, natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay. Pangalawa, nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Pero bago tayo magtungo sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng paunang pagtataya. Kaya maghanda ka na ng sagutang papel at ballpen. Tara na, maghanda ka na. Unang tanong, si Kiko ay mahusay sa pagkukumpuni ng sirang electric fan. Anong larangan ang hilig na ginagawa ni Kiko? A. Computational. B. Mechanical. C. Outdoor. D. Scientific. Ang tamang sagot sa unang katanungan ay letter B, mechanical. Pangalawang tanong, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ang nakagawian ni Maria, lalo na ngayong pandemya. Anong larangan ang hilig na ginagawa ni Maria? A. Computational. B. Mechanical. C. Outdoor. D. Social service. Ang tamang sagot sa pangalawang tanong ay letter D, social service. Pangatlong tanong, si Joshua ay mahilig lumikha ng tula. Anong larangan ang hilig na ginagawa ni Joshua? A. Artistic. B. Mechanical. C. Literary. D. Social service. Ang tamang sagot sa pangatlong tanong ay letter C, literary. Pang-apat na tanong, si Juana ay magaling magdisenyo ng cake. Anong larangan ang hilig na ginagawa ni Juana? A. Artistic. B. Mechanical. C. Literary. D. Musical. Ang tamang sagot sa number 4 ay letter A, artistic. Panglimang tanong, si Michael ay mahilig sa pagbibisikleta. Anong larangan ang hilig na ginagawa ni Michael? A. Artistic. B. Mechanical. C. Outdoor. D. Musical. Ang tamang sagot sa number 5 ay letter C, outdoor. Ayan ah, siguradong handa ka na sa ating talakayan para mas lalo nating palalimin ang iyong kaalaman tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw.
May mga katanungan muna tayo. Handa ka na ba? Nasisiyahan ka ba kapag ginagawa mo ang isang gawain? Pag-isipang mabuti ang sagot. May dulot ba itong sigla sa iyo? Habang ginagawa mo ba ang isang gawain ay tila baga hindi ka nakakaramdam ng pagod? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na ito, ibig sabihin, hilig o interest mo ito at makakatulong ito sa iyong pagpapaunlad. Kaya tara na, talakayin na natin. Ano ba ang ibig sabihin ng hilig o interest? Ayon kay Santa Maria 2006, ang mga hilig ay presensya sa mga partikular na uri ng gawain na gumaganyak sa iyo, na kumikilos at gumagawa dahil gusto mo ang iyong ginagawa. Hilig mo ito. At magagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makakatulong sa iyong pag-unlad. Kaya tandaan, may kanya-kanya tayong hilig na ginagawa. At kung gusto mo masiyahan, nagsisilbing gabay ang mga hilig sa pagpili ng mga gawain. Katulad mo, may kanya-kanyang hilig na ginagawa sa araw-araw. Ang taong nasisiyahang gawin ang isang gawain ay nagsisikap na matapos ito at mayroong pagmamalaki sa gawaing maayos na ang ginagawa. Ito rin ang nagbibigay sa kanya ng paggalang sa sarili. Kaya tandaan mong mabuti, napakagandang pumili ng hilig na gusto at ito'y naaayon sa ginagawa mo sa araw-araw. Kaya mahalagang malaman mo ang iyong mga hilig dahil sa palatandaan, ang mga ito'y uri ng trabaho na magbibigay ng kasiyahan at kaganapan sa iyo bilang tao, katulad ng mga nasa larawan, pagmasdang mabuti. Paano mo ba matutuklasan ang iyong mga hilig? Makakatulong sa iyo ang mga kasunod na mga hakbang. Kaya maghanda ka na. Una, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan or hobby at ang paboritong gawain. Katulad na lamang ng pagluluto, pagkanta, pagsayaw, o maaaring paglikha ng mga bagay-bagay. Pangalawa, siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. Kaya kailangan mong pag-isipan kung ano ba ang pinakamahalagang gawain na ikaw ay nag-e-enjoy. Pangatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Dahil may mga bagay tayong hindi natin gustong gawin ang mga ito. Kaya ang dapat nating pagtuunang pansin ang ating mga hilig. Nauunawaan ba? So balikan natin. So una, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan or hobby at paboritong gawin, maaaring sagutin ang mga tanong, ano-ano ang mga kinakahiligan mo ng gawin? Sa pamamagitan ng pagninilay, matutuklasan mo mula palang pagkabata na ang iyong kinahihiligang libangan ay naging bahagi na ng iyong buhay. Tandaan, pangalawa, maaaring sagutin ang tanong na ano-ano ba ang gawaing makapagbibigay sigla sa buhay sa akin?
ito ay maaaring mga pang-araw-araw na ginagawa mo o ginagampanan mo sa tahanan, sa simbahan, sa paaralan, at sa pamayanan. Kaya napakahalagang siya sa atin ang mga gawain na kapagpapasigla sa iyo. At ang pangatlo, maaaring itanong mo sa iyong sarili, bakit kaya hindi ko gusto ang kinahihiligan ang gayong gawain? Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang kahalagahan ng bawat gawain ating ginagawa. O ayan na, dapat suriin ang mga gawain iyong iniiwasang gawin. Ayon kay Aviva 1993, may dalawang aspekto ng mga hilig. Una daw, ang mga larangan ng mga hilig or areas of interest. At ang pangalawa, tuon ng atensyon. Kaya narito ang 10 larangan ng hilig. Handa ka na bang malaman? Una, ang outdoor. Nasisiyahan sa mga gawaing panlabas or outdoor, katulad na lamang ng paglalaro ng basketball or hiking. Ayan ha, sigurado namimiss mo ng lumabas o maglaro kasama ang mga kaibigan. Or kaya, maaaring magkaroon ng mga adventure. Pangalawa, mechanical. Nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan or tools, halimbawa, ang pagkukumpuni ng silang relo, bahay, kalsada at iba pa. O kaya, yung mga silang kagamitan sa ating tahanan. Yan ay tinatawag nating mechanical. Pangatlo, computational. Nasisiyahan na gumawa ng gamit ang bilang o numero. Halimbawa nito ang pagsagot o pag-solve ng math problems. Katulad ng ibang mga kabataan, mahusay sa pag-solve ng mga problems sa mathematics. Ganun ka rin ba? Hilig mo bang magbilang at mag-compute? Pang-apat ay scientific. Nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman, pagdedesenyo at pag-e-invento ng mga bagay o produkto. Halimbawa, ang paglikha ng bagong makina sa pananahi o maaaring pag-e-eksperimento ng iba't ibang mga bagay. Ikaw ba ay isang scientific na tao? Sunod naman ay ang persuasive. Panglima, nakahihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. Katulad ng ibang mga kabataan, ay friendly sila. Halimbawa nito ang pakikipag-usap sa ibang tao. Ikaw ba ay isang mahilig makipagkaibigan o makipag-usap sa ibang tao? Pang-anim, ang artistic, nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidesenyo ng mga bagay katulad na lamang ng pagguhit ng magagandang tanawin katulad po na nasa mga larawan. Pangpito, ang literary. Nasisiyahan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. Halimbawa ng pagsulat ng komposisyon, tula, at ng iba pa. Maaring sumusulat ka ng libro o nagsusulat ka ng mga kwento tungkol sa iyong buhay or maaring mahusay ka sa pagsulat ng mga awitin. Ikaw ba ay isang literary o literary person na nasisiyahan sa pagbabasa at pagsusulat? Pangwalo, musical. Nasisiyahan sa pakikinig at paglikha ng awit at pagtugtog ng mga instrumentong musical, halimbawa ang pagtugtog ng piano, katulad ng mga mahuhusay na singer natin sa Pilipinas.
Sara Jeronimo, Leia Salonga, at Regine Velasquez at ang iba pang mga mang-aawit. Mayroon din tayong mahuhusay sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento. Ikaw ba ay isang musical person? Number 9, social service. Nasisiyahan tumulong sa ibang tao. Halimbawa, pagtulong sa nangangailangan. Katulad ngayong pandemya, maraming mga taong gumagawa ng social service. Isa ka ba doon sa tumulong sa bayanihan? Or ang paggawa ng community pantry sa inyong barangay? Katulad ng mga Pilipino, isang halimbawa yan sa kanilang mga katangian. Katulad natin, kailangan nating tumulong sa kapwa, lalo na ngayong nasa pandemya. Isang halimbawa yan ang gawain ng social service. At ang pangsampo ay ang clerical. Nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. Halimbawa na lamang ng pag-e-encode sa computer. So ikaw ba isang clerical person? So yan po ang 10 larangan ng hilig. Ngayon naman, talakayin natin ang tuon o atensyon ng mga prepresensya o preferensya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain. Ito ay maaaring tao, datos, bagay at ideya. Kapag tinatalakay ang tao, syempre ito ay may kinalaman sa mga tao o mga gawaing tao. Samantalang sa datos, ito naman ay may kinalaman sa mga katotohanan, records, files, numero at detalye. Katulad na lamang ng pangangalap ng tamang impormasyon para maiwasan ang fake news. Kaya kailangan totoo ang iyong datos. Sunod naman ay bagay. Gamit ang mga kagamitan or tools o makina or machine. Ito naman yung mga mahilig gumamit ng mga makina o mag-imbento ng mga bagay-bagay. Ideya, ito naman ang pag-iisip at pag-organisa ng mga ideya o kaisipan. Ikaw, ano ba ang iyong preference sa uri ng pakikisangkot ng mga gawain? Maaring tao, datos, bagay, at ideya. Kaya mahalagang tandaan na ang bawat gawain ay at palatandaan o palatandaan o indikasyon ng maraming hilig at may higit na isang tuon. Halimbawa, ang paglalaro ng basketball ay indikasyon ng hilig sa outdoor o gawaing panlabas. Ito ay 4 na tuon ng atensyon ng tao, pagtuturo sa kaibigan ng paglalaro, samantalang sa datos, pagsisikap na makapagtala ng magandang record. Sa ideya naman, pag-iisip ng teknik o paraan upang laging makapagpasok ng bola, at sa bagay naman ay ang paggamit ng bola. So tandaan, ito ang mga bagay na maaaring ito ang iyong maging preference gamit ang uri ng pakikisangkot ng mga gawain. Katulad ng tao, datos, bagay at ideya. Kung nagagawa mo ito, maaaring ikaw ay mahusay sa larangang iyan. Natatandaan ba? So lahat tayo ay may hilig ayon sa ating larangan. At may kanya-kanya tayong kakayahan upang maisagawa ito. Katulad ng ating tinalakay nung nakaraan, kailangan lang din nating mag-ensayo at magtiwala sa ating sarili. Tandaang mabuti. Okay, salamat sa pakikinig sa araw na ito. Ito ang mga references na ginamit sa mga larawang hiniram. Muli, paalam!